ang normal daw sa blood pressure ay kung ikaw ay nasa 120 or under, over 80. Okay? Over 80, under. Under. Okay? Yeah. Ang tawag dyan, normal. Normal. Pag pumalo ka ng 120 hanggang 139. Huh? Okay? 39. Over 80 to 89. Ang tawag dyan ay pre-hypertension. Pre. Ibig sabihin nung pre, papunta. Preparation. Yun ang meaning ng pre. Oh, okay. Pre-hypertension o HPN, HTN, kung ano man yung iba-ibang ano tawag dyan. Mm-hmm. So, ito po ay hindi pa high blood. Yung 120 to 139, hindi pa po kayo high blood. Pre. Warning sign to. Oops. Tumataas ng lumakas ang pressure. Tumataas, nag-uumpisa ng lumakas yung force ng dugo ko kesa sa normal. Mm-hmm. Okay, next. Okay, pag next. Pumalo naman kayo ng 140 over to 159. To 159 over 90 to 99. 90 to 99. Ang tawag sa'yo ay stage 1, hypertension. Yan na po yung hypertension. Oh, see? Dito maraming naguguluhan eh. Nung pumalo ng, naku, 128 ako. 130, high blood na ako. Kinakabahan kayo, simula nung kinabahan ka, sabi ng utak mo, ninenervyos ka, magbubomba nga ng marami yung puso. Pag bumomba ng marami yung puso, bibilis yung daloy ng dugo. Pag sinukat ngayon ng blood pressure mo, mataas, high blood ka nga. Ayun. Kasi naisip mo, Natake. Patay. Nag-isip, nataranta yung puso. Dead. Kaya, kailangan, lamang ang may alam. Ayun. Tama. Tama. Yes. Kaya pinaaalam ko to sa inyo at kung makakatulong, paalam nyo rin sa iba. Yeah. Imbis na magpanik kayo, relax. Op, 132. Okay. Ang 132. Medyo mataas. Oh, di, it's my time to relax. Relax. Inhale. Exhale. Baka kulang sa oxygen yung dugo ko. Possible. So, inom ako ng water. Bakit? No. Ang water ay H2O. Oh, inom ka muna ng water. Two parts hydrogen. Teka lang, papaliwanag ako. Two parts hydrogen, one part oxygen. Oxygen. So, inom. Nung uminom ka, nagdagdag ng oxygen, na-relax ng konti si baga, na-relax ng konti si heart. Magpa-BP ka after 5 minutes. Oy, 120 ulit. Normal na. See? Oh? Pero once na, nang. Patay. Kaya relax lang. Ha? Okay? Ngayon. Hypertension, ang tawag nila rito ay stage... One. Okay? Meron palang stage 2, Doc. Meron din. Ano naman yon? Next. Okay, kung ikaw po ay above 160. At yung under mo ay above 100. Above, ha? Sumobra sa 160. Tapos okay. Yung diastolic mo above? 100. 100. Ano tawag sa'yo? Ikaw ay stage 2, hypertension. Oh, stage 2. Akala nyo, cancer lang may stage, ha? Oh, galing. Meron pala yan. 160. Yan. Oh, yan. Okay. At eto na. Last but not the least. Okay, eto na po. Kung ikaw naman ay above 180. Hoy, above 180. Woo! At okay. Ikaw ay above 110 sa yung under, yung diastolic mo. Yan. Ang tawag po dyan ay hypertensive crisis. Hypertensive crisis. Ikaw ay overspeeding na. Oo. Crisis na po yan. Ito po, we suggest dalin po ito sa nearest emergency room. Dahil, para mabigyan lang ho ng pang maagapang lunas. Okay? So, yan yung pwedeng pumunta sa pag-aatake? Yun! Diyan ho, pagka sobrang bilis na ng daloy ng dugo at halimbawa may bara sa ugat, pwedeng pumutok yung ugat na barado, kaya po yung iba nakakaranas ng stroke. Yung iba nakakaranas ng aneurysm, pagbalun. Uh-huh. Aha, yung iba nakakaranas ng cardiac arrest o heart attack.
Bakit? Nasasobrahan na sa bomba eh. Okay. Okay, kaya tandaan, lamang ang may alam. Kung meron kayong ballpen, ilista po ninyo. 120 under. Oh, teka lang. Dok, di ba may low blood din? Pag bumaba po itong under nyo ng 80. Tapos yung kabila, under 60. Low blood. Low blood. Ah, Dok, okay? May tanong. Sige. Yung nararamdaman po ba ng high blood, ay kaparehas din siya ng nararamdaman ng low blood? Same signs, blood, blood. Same symptoms. Oh. Parehas din. Yung pananakit ng batok, yung iba hindi masakit eh. Yung iba parang namamanhid yung batok. Oo, may gumagapang para, dito. Oh, may... Mamaya paririnig namin sa inyo yung ibang signs and symptoms of this problem. Oh. Pagka nag-stage 1 ka na, bibigyan na tayo usually ng gamot to control. To control the blood na mag-overpressure. Di ba? Pero ang pinaka-importante sa lahat is wag lang control, kundi magamot natin. Paano ba magagamot? What are the factors bakit nagkakaroon ng blood pressure? Eto na. So kasama rin po bang madidiscuss mo dyan yung blood pressure regarding doon sa kanilang edad? Hindi, ang edad, ganun pa rin eh. Kung ano yung lifestyle mo. Eto nga, discuss natin. Ayan. Okay, Doc, nagets na namin. Ano ba yung circulatory system? Paano siya nagtatrabaho? At bakit may tinawag na high blood? Hyper. Dahil dito sa chart na to. Okay. Ano ang causes? Bakit bakit yung normal blood pressure ko naging high blood? What are the causes? Okay, Parigoy. Ito. Okay. Sige. Pakinggan nyo at iisa-isahin nating ipaliwanag. Okay? Sige. Ang number one cause of hypertension is wrong diet. Ano yung wrong diet? Ito po yung mga masyadong bawal na sobra na sa atin. Oh, katulad na. Salt and ano to? Fats. Salt and fats. Pag sobra po sa alat ay nagko-contribute po para tumaas ang pressure ng dugo. Dahil yan po ay sodium. Imbis na balanse ang nutrients na dala ng inyong dugo papunta sa ibang organs, mas marami siyang dalang sodium. So nagko-cause po ang sodium ng pagbilis ng daloy ng dugo. So, actually, yun. So, tama rin yung sinagot mo eh. Oh. Sugar. Sugar will make the blood thicker naman. At dahil thick ang blood, nahihirapang dumaloy ng maayos si circulation. No? Nagiging mabagal. So, kasi mabigat siya, mabigat. Puno. Malapot. So ang tendency si heart, teka lang, bakit mabagal ang daloy ng dugo? Hindi nakakarating na maayos. So bobomba yan ng more often kesa dun sa normal beats niya. So bobomba, so sugar. Pangatlo, yung fats.